Reaction muna ng Malacañang. Dito naman sinilabas na Pulse Asia Survey kung saan number 2 lamang ang Pangulong Duterte sa vice presidential choice kung sakasakali naman ganapin ang halala ngayon. May mga detalye pa niyan si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Elmar, Bombo Ever, bago yan ay tiniyak ng Presidential Security Group na nakahanda na sila sa kanilang security setup sakaling itutuloy nga ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtakbo bilang vice-presidente sa darating na 2022 elections. Sinabi ni PSG Commander Colonel Randolph Cabangbang na kanina ay nag-meeting na sila, ay nagplano ng mga gagawing mga adjustment dahil ang kanilang subject for security ay si Pangulong Duterte at ito raw yung kanilang trabaho pa rin kahit na kandidato na ang Pangulo sa pagka-vice-presidente. At tinak nila sa Commission on Elections na huwag daw problemahin yung seguridad ng Pangulo sakaling siya ay maghain ng kanyang Certificate of Candidacy o COC dahil PSD ang makasiwa pa rin sa kanyang seguridad. Pero ito pa naman daw ay in anticipation at wala pa namang katiyakan kung matutuloy nga sa pagtakbo si Pangulong Duterte sa 2022 elections. Samantala, minaliit lamang ng Malacañang ang resulta ng Pulse Asia Survey nitong Setyembre na nagsasabing pumangalawa lamang si Pangulong Duterte kay Senate President Tito Soto III sa Vice Presidential Preference o pipiliing Vice Presidential Candidate kung isinagawa ang halalan sa nasabing pagkakataon. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, ang mga survey ay snapshots o reflection lamang ng public opinion sa isang takdang pagkakataon. Ayon kay Roque, ang Pulse Asia Survey noong September 6 hanggang 11 ay isinagawa kung kailan ang mga aspirants ay hindi pa napagain ng COC at may mga kalabuan pa sa electoral bid ni Pangulong Duterte. Sa kabila nito, iginit ni Roque na si Pangulong Duterte pa rin ang candidate to beat sa 2022 vice presidential elections. Sa ibang balita, mariing itinanggi ni Senador Risa Ontiveros ang paratang ng tauhan ng formally na sinuhulan ng kanyang tanggapan ng saksi kapalit ng salaysay nito kaugnay sa substandard face shields na binili ng gobyerno. Nalaman ko po siya sa warehouse, siya po ay si BJ. Pag-aalam po kaya po lumabas si BJ, nabayaran po siya para siraan si Miss Mago at si Parmali. Ang alam ko po nag-offer ng pera kay BJ ay si Miss si Attorney JB Crema, abogado po ni Miss Ontiveros. At ang alam ko po nagbigay ng mismong pera kay BJ ay yung main driver ni Miss Bekema. Ito po siya. Doon po mismo ako nagtatrabaho sa warehouse at alam ko po yung ginagawa namin ay tama at wala pong nangyayaring anuman niya. Sana inisip mo lahat ng sinabi mo na paninira. Pinagpalit mo yung pakikisama ng lahat sa'yo. Siniraan mo si Miss Mago. Sinira mo yung tiwala sa'yo ni Parmalee. Para sa halagang magtano, sinira mo lahat. Para lang sa malit na halaga. Ito ang salaysay na isang witness na pinresenta ngayong araw ng Formally Pharmaceuticals o ang kumpanyang iniimbestigahan sa Senado dahil sa transaksyon nito sa gobyerno kaugnay ng mga nabiling face shields. Ayon mismo sa sinumpaang salaysay ng witness, siya mismo ang makapagpapatunay sa ginawa ng staff ni Senator Risa Ontiveros. Ayon sa abogado ni Lincoln Ong na si Attorney Ferdinand Topacio, inilabas nila ang nasabing impormasyon sa publiko dahil karapatan-ari ng taong bayan na malaman ang ginagawa ng mga halal na opisyal. Hindi naman magpapaselfie yan habang binibigay niya. Siyempre, the only testimony in a bribery case or subornation of perjury is nakita niya na binigyan ng pera. Bagay na itinanggi naman ni Senator Risa Ontiveros. Sa kanyang pahayag, sinabi nitong wala silang anumang track record ng tampering at witness bribery. Ito rin ang ang dahilan kaya't ang mga witness ay pinipiling lumapit sa kanilang opisina, gaya ng pinalabas nito sa Senado. Dagdag pa ni Ontiveros, handa siyang harapin ang mga kaso isasampa laban sa kanya at handa rin siyang patunayan na hindi nila kailangan magbayad para sa katotohanan. Samantala, ayaw nalang patunan ni Senator Panfilo Lacson ang puna ni Topacio sa Senado. Sinabi kasi nitong hindi maganda ang trato ng mga senador sa mga resource person nito. Ang problema kasi, pag nagiging senador na nakakalimutan na yung batas at nakakalimutan na yung common human decency. It's so sad. Kala nyo mga Diyos na sila, they are the law. Sa ngayon, nakadetain si Ong sa Senado kung saan sumulat pa ito ng open letter sa mga senador. Sa kanyang open letter, sinabi ni Ong na may mga ilang bantana sa kanyang buhay at meron ring ilang nagsasabing ituro niya si Pangulong Duterte. In the custody of the Senate, tatatakutin ng mga empleyado ng Senado, ha? Hindi nang kung sino tao. May magsasabi, nako, makamapatay ka dyan sa ginagawa mo yan, ayaw mag-ooperate ka na, etc., etc. Mental torture po eh. Depensa naman ni Senate Sergeant at Arms Major General Rene Samonte, walang nangyayaring mental torture. Sa katunayan, nakakalakad at nakaka-exercise pa nga anya si Ong at nabibisita rin ng kanyang pamilya. Hindi rin anya ito tinanggalan ng mode of communication gaya ng sinasabi ni Topacio dahil lagi anya nitong kausap ang kanyang asawa gamit ang OSAAS phone. Gaya din po ng Senate, gusto nila ay lumutang yung totoo.
kami naman po, sa totoo lang tayo at mabuti nga, malaman kung may corruption talaga o wala. Sa pagpapatuloy ng pag-inig ng Senado, magkakaalaman na kung sino nga ba ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang nanuloko sa mga kapwa Pilipino. Yung lumutang naman ng testigo sa tampering ng medical supply ng formerly inakusahang nabayaran, pero may tugon naman dyan ang Senado. Lumitaw ngayon ang isa pang nagpapakilala ring testigo sa issue ng formerly at TSDBM deal kung saan nga ay bilyon ang halaga ng mga binili na gamit para sa mga frontliners. Pero ang nasabing personalidad ay hindi nagsalita para idiin ang formally, kundi para akusahan naman. Yung unang lumutang na testigo na ito raw ay nabayaran ng tanggapan ni Senator Risa Ontiveros at kaya nagbigay ng kanyang mga pananalita na kahalintulad nung lumabas doon sa nakalipas na pagdinig. Pero para sa panig ni Ontiveros, handa raw silang harapin ang anumang akusasyon na ito kung lilitaw talaga ang panibagong personalidad na nagsasalita. At ito'y nakipag-ugnayan lamang kay Attorney Ferdinand Tupacio at siya rin ang abogado nitong si Lincoln Ong na ngayon ay nananatili nga sa kustudiya ng mataas na kapulungan ng Kongreso dahil sa contempt na ipinataw sa kanya sa hindi pagtugon doon sa mga katanungan ng mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Una nga rito, sinabi na rin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon na nasa formally ang bola para linisin ang kanilang sarili dahil mismong opisyal nito ang umamin na nagkaroon talaga ng tampering. Partikular na ang sinasabi nito, yung hindi makontak na si Criselle Grace Mago at naglabas lamang ng statement nitong nakalipas na araw at may kinalaman pa rin yan sa tampering ng expiration date ng ilang medical supply para sa order nga ng PSDBM na idina naman doon sa Department of Health para ibigay sa mga medical front liner. Bukas na hearing, last na ba yan na Bombo Dennis? Kasi next week, break na ang Senado, Bombo Dennis. Initially, sabi gusto na nilang tapusin. Kaya lang, dahil nga doon sa iba pang mga usapin, ay depende bukas kung magdedesisyon ng Senate panel na i-extend pa yan o kaya naman ay tuloy ng tuldukan. Lalo't kung kinukumpleto na lamang yung mga dokumentong kinakailangan. In fact, kahit daw hindi na humarap pa itong mga personalidad na kanilang mga unang ipinatawag, sapat na raw yung kanilang mga dokumentong hawak, sabi ni Senator Gordon, para makapaghain ng formal na kaso laban dito sa mga personalidad na sinasabing may malaking partisipasyon sa naturang deal. Ang pagtaka rin natin, Bobres, kung naakusahan itong si Senadora Risa na binayaran yung isang employee ng formally, ang problema rito, ang kapansin-pansin, bakit kinumpirma ni Criselle Mago, isang employee ng formally? Yung naturang tampering, Bombo Dennis. Ganun na nga. Okay, kung ano ba talagang detalye tungkol dun sa bayaran. Sabi kasi dun sa pahayag na nakarating kay Attorney Ferdinand Tupacio, ipinagpalit daw sa maliit na halaga. Ganun? So, uh-huh. Well, titimbangin pa rin ng kung anumang otoridad ang titingin dito, Bombo Elmar, kung yung bang ibinayad ay ano ba yon? Baka pamasahe ng individual o kaya naman ay may ibang purpose yon. At hindi upa doon sa kanyang testimonya o kaya naman kung makakapaglabas ng ebidensya yung panibagong personalidad na ito talaga ay binayaran para sabihin o diniktahan para kung anuman ang kanyang maging pagbubunyag ay ibang usapin yun na Bombo Elmar. So magkakaalam-alam sa pag-usad pa rin ng pagdinig na ito, Bombo Elmar. Sige. Ako ang na-benefit dito hanggang doon sa taong allegedly sinuhulan ni Senator Risa, kasama yun sa mga liable. Well, yung nagbayad at yung nagbigay ng pambayad, siguro liable din siya. Pag-aaralan ito ng ating legal panel kung ano ang dapat na isampa, and hopefully, within 1 week, mapapag-finalize nila kung kailangan ba nating sampahan ng kaso si Senator Ontiveros o kung sino man na involved dito sa issue na ito. Dito lang po tayo yung pag-isinuhanin. By the way, by way of background, ang Citizens Crime Watch po, I don't know if you're familiar with it, hindi po ito putok sa buho. Ilang taon na tayo, James, mas matanda sa akin. we were organized way back 1993. Yes. And until now, very ano po yung ating paninindigan laban sa korupsyon. At accredited tayo, di ba? As electoral watchdog ng COMELEC. Yes, every election po, tayo ay recognized watchdog. Hindi po ito kinreate kahapon o makalawa para guluhin ang investigasyon. Matagal na po itong Citizens Crime Watch.
as an institution, as a citizen's march. At marami na rin i-demanda ito. Pati nga si Presidente Erap yata, no? Dinimanda natin. Di pa sa administration. Matagal na po, mga ibang administration talagang crime watchdog ito. Lately, yung sa BCDA, yan, involving Secretary Dizon. So marami na po tayo. Pati nga si Butch Bellica, administration, dinimanda namin. Dahil may nagreklamo sa amin. So we are apolitical, we are indifferent. The Citizens Crime Watch does not care who gets hit kay administrasyon. Si, ano, di ba? Si Secretary Lopez, dinimanda rin namin. DTI Secretary. So wala po kaming political leaning itong Citizens Crime Watch. Sir, tinawin ko lang ulit. No? So yung details lang po. So bali, paano na dapat na binayaran or nakabayaran ng kasunodan at nandun po sa affidavit noong witness po, meron na po sa aming kamay, duly authenticated before a notary public. At in the next few days, ay i-develop po namin to at idudulog na po namin sana sa appropriate investigative agency. So can you just walk us through, ano po yung nasa authenticated na sa lisay ng witness? Ano daw po yung nangyari? Well, basically, yung kung sinabi niya, plus a few more details, hindi po namin kasi mabunyag yung iba. Ito kasi silang po ang pinadala. Anong pinadala? Sabi ko, teka muna. Huwag muna nating gamitin, i-verify natin. Let's talk to the person. Let's get his affidavit. Siyempre, due diligence. Baka makuryente tayo, parang si Nery Colmenares. At yun, nung na-verify na namin, he was willing to execute an affidavit. Kumarap siya sa notaryo. At dumagda siya at may ebidensya ito ay yun saka namin siniwala itong video na ito. What evidence do we have aside from his testimony? Well, testimonial evidence is acceptable sa hukuman. Hindi naman kailangan, syempre yan ay bribery. Hindi naman magpapa-issue ng resibo yan, hindi naman magpapa-selfie yan habang binibigay niya. Siyempre, the only testimony in a bribery case or subornation of perjury is yung nakita niya na binigyan ng pera. And magkano ang pinag-usapan? Well, isisiwalat natin ito. Ang importante rito, money change hands. According to the witness, it was given by a member of the staff of Senator Ontiveros. That is according to the witness. At ang nag-ibot ay driver. Certain Ryan Tasso. That is all we have. These are all factual. Hindi po namin sinasabi ito ay totoo. It is not our place to say that whether this is true or not. Our place is to bring this to the attention of the proper authorities and for them to conduct an investigation. And if warranted, file the appropriate charges against Senator Rizon Tiveros, yung nag-abot po na lawyer at yung driver niya.